Hey guys, welcome, welcome. So today meron tayong quick unboxing. Pasensya na, nadumihan to, no? Quick unboxing. Pero bagong-bago pa to, never ko pa nagamit. Okay? So, bago ko to binili, pinagpipilihan ko kung eto bibilhin ko o yung shotgun. May deal na shotgun. Sabi ko, ang dami ko na shotgun eh. Marami na ako 22, pero sa panahon ngayon, mas maganda pumutok ng 22 kasi mura yung bala. Mas mura yung bala compared sa shotgun. So, I went with this gun. So, ito yung tinatawag na Heritage Rough Rider Space Cowboy or Tactical Cowboy na tinatawag nila. Ano to? Mga paperworks. Okay, small bore. Pag gusto mo ng 22 Magnum na cylinder, yan, sa kanila ka bumili, mura lang, $30. Pero meron na akong ano, mga Magnum cylinders. Yung ano, interchangeable naman eh. So, paperworks, and ito, lock. Yun lang ang laman nito. And ito yung ating tactical cowboy or space cowboy na tinatawag. Hindi tactical pala to, tactical cowboy. Okay, so, okay. 6.5 inches yung barrel nito, no? Meron na akong 6.5 inches, pero ang kakaiba nito, naglagay ang Heritage ng rail on top. So, ano ibig sabihin nun? Pag may rail ka, pwede ka maglagay ng optics. And threaded yung barrel, no? Safety check, bagong-bago to. Kaya, yan, ano pang ano. Orange protector sa cylinder. So, yan, bago ano. Yun ang bago dito, no? May rail sa ibabaw and then meron siyang thread sa dulo. So, threaded barrel na siya. Ibig sabihin, pwede kang maglagay ng muzzle device, muzzle brake. Sabi nila useless ang suppressor kasi nga dito lumalabas yung gas dito. Anyway, ang sa akin lang, if you don't want to use this, huwag mong gamitin. Okay? Pero ito pa lang yung kunyari magpapa-gunsmith ka, 'di ba? Yeah, malaking bagay na 'yan. Mahal na ipagawa 'yan. Plus yung front sight niya, fiber optic front sight. Tapos yung naka-notch yung rail niya. Nakita niyo ba? Ganda ng sight picture. Pero ang plano ko talaga dito, lagyan ng red dot. So pwede akong mag-blinking, no? Kahit medyo malayo. Kasi medyo malabo na rin yung mata ko, no? So, yun talaga ang purpose ko. 6 rounds and ito syempre, simulated carbon fiber grips siya, no? Para mag-match, mas maging futuristic. Pero, may binili na ako na, na idalagdag ko dito. Next video na lang. So, kung nasa US kayo at nagkaroon kayo nito, ang unang reklamo is ang hirap tanggalin ng thread protector. Okay, so ito, saan natatanggal na? Yung iba to the point na binalik nila sa Heritage. Paano ko to natanggal? Kanina ko lang to tinanggal eh. After reading some, medyo, yan, nagasgasan ng konti. After reading some forums, no, yan ang naging problema dito. Ang hirap to tanggalin. To ginamit ko itong lighter. Torch lighter. Yan. So, ginawa ko. Ininit, pinainitan ko lang yung paikot nito. Paikot nito. Ayan, medyo nag-ano nga. Tapos, ginamit ako ng pliers na may balot na tela. And, bumigay naman siya agad. No? Hindi katulad ng mga mababasa nyo sa forums. Ang problema, hindi rin lang matanggal to. Okay, ba't tatanggalin kasi maglalagay ako ng muzzle brake. Okay, sa next video na. So, yan siya. 6.5. So, next time, i-compare ko rin. Meron din ako isang 6.5 na stock eh. Sa side by side natin. Pero initially, yan. Ano sa tingin nyo? Pogi-pogi. Mas futuristic kasi, ano eh. Kaya ganyan eh. Kasi nga, dahil sa rail. Tapos yung muzzle device. Tapos yung front sight. Saka yung grips niya. Simulated carbon fiber. Pero other than that, it's the same Heritage na ano. For plinking. So, tanong, pwede ba to pang self-defense? Yeah, pwede naman. 22 LR to eh. Tapos palitan mo ng 22 Magnum, puputok pa din to. 22 Magnum yun, mas malakas yun. So, pwedeng-pwede. Ito pala ang revolver na may safety, ha? So, pag nag-ganyan yan, safe yan. Red. Red is dead. Safe. Okay. Pwede naman, kaso,
Sabi ko, I'm a firm believer of some things are better than nothing. Kesa wala. Diba? Kung may 22 magnum ka na 6 shots. Diba? Pwede naman. Pero huwag ka makipagbarilan sa mga semi-auto o naka-rifle. So anyway, yan. Quick unboxing lang. Ang aking Heritage Tactical Cowboy. Gusto ko yun talaga yung sight niya eh. Pero gusto ko nang lagay na red dot. Kahit wala pa lang red dot, oh, mas madaling makita. Kasi yung stock na Heritage, ano lang, notch lang talaga. Anyway, next video, ko-compare ko. So, this is an upgrade. Kuha ko lang dito $180. Usually, yung mga ganitong presyo, $150, $160. Minsan sale, $140, $130. Pero, ibig sabihin, pag nagpa-gunsmith ka nito, ayan, mas mahal pa din yung magpalagay ng rail. So that's it guys. So sa mga fellow gun enthusiasts ko, hopefully nag-enjoy kayo. Bagong offering from Heritage. The Heritage Rough Rider TC or Tactical Cowboy. Masaya mag-plink ng single action, no? Matipid sa bala. So yan muna guys. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, please click like and subscribe and thanks for watching.